Hello po. Part 9 na po to. Baka mga dalawa, tatlo na lang po to. Tatapusin ko na po. Gusto ko lang po talagang magkaroon ng season to yung What Is Written Truly Happened. Pero ang caption po nito, POV, Life Lesson Motivation. Thank you so much po talaga kay God kasi patuloy po akong nakakagawa ng content. Patuloy pong kumukonek yung internet namin. Sana po kayong lahat din. Patuloy kayong nagsisikap na maghabol sa paggawa ng good deeds. Kasi totoo po talaga realidad po to. Ang mundo pong ito ay talagang testing ground lang natin. Sabi nga po talaga, dami pong nagpapatunay niyan. Mga unang tao pa noong unang siglo at mga matutuwid na pastor at pare ngayong generation natin. Sabi po nung isang pare, lahat tayo, tourist lang sa mundong ito. Ang tunay na buhay po, paparating pa lang. Kaya nga po yung mga namatay, natutulog lang po yon. Gigisingin po yon kapag naging deserving yung mga taong yon. Pati po yung mga unang tao, sina Abraham, sina ano, lahat po yan. Sabay-sabay po tayo. One day lang po. Kagaya po ng pelikulang Infinity Stones, yung pong sa Marvel na Endgame, yung pong... Ano ba yan? Endgame, yung... Basta, kina Doctor Strange, kina Iron Man, di po ba ginanon lang yung kamay, tapos ang daming namatay, ang daming nawala. Parang ganun po eh, parang kaya po di nakakaisip ng ganyang content, ganyang idea ang mga director. Kasi po ano yan eh, nagre-research po lahat yan, ang tatalino na po ng tao ngayon. Alam po nila lahat, aware po tayong lahat sa mga pangyayari. At ito po ang isang katotohanan dyan, karamihan po dyan talaga nang galing sa Holy Scripture. Kasi po talagang mismong mga scientist, mismong mga matatalinong tao, mismong magagaling na doktor, nagre-rely po sila dahil napatunayan po totoo po talaga yung nakasulat sa Holy Scripture. Hindi po yan mapapasubalian, hindi po yan mababali, kahit pinakamagaling at pinakamatalinong hari ka pa. Totoo po ang karamihan talaga at halos lahat po ng nakasulat sa Holy Scripture, totoo. Kahit po yan dinagdagan, binawasan, totoong-totoo po yan. What is written truly happened and still happening at mangyayari pa rin. Sabi po nung isang matuwid na pastor, kasi may nagtanong po sa kanya na pwede po bang makinig na lang sa mga word of God. Tapos hindi mo na, parang ang gustong i-imply nung nagtatanong na babaeng matanda na yon, na makikinig ka na lang ng makikinig araw-araw dun sa naririnig mong mga Bible exposition. Mali po yun. Kailangan po yung pinakikinggan mo, isa sa buhay mo. Gagawin mo literally, spiritually, lahat, good deeds, lahat po yan sama-sama. Yung kung ano pong inuutos ng Panginoon, gagawin po natin. Hindi po pwedeng isa o tatlo lang ang susundin natin. Paano po tayo magiging deserving? So,